Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Canelo at panalo ni Fajardo. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So kanina nga lamang po ay nagkaharap na sa kauna-unahang pagkakataon ang dalawang undisputed world champion na si Canelo Alvarez at Jermell Charlo para sa kanilang bigating mega showdown na gaganapin sa September 30. Sa kanilang naging press conference ay bagamat kumpiyansa silang dalawa na tatalunin nila ang isa't isa sa gabi ng kanilang sagupaan, ay naging marespeto pa din naman silang dalawa sa isa't isa. Subalit natanong nga po si Canelo patungkol sa sinabi ng isa pang undisputed world champion ng boxing na si Terence Crawford, na bagamat hindi siya interesadong labanan si Canelo ay papalag siya dito sa isang catchweight fight sa 158 pounds. Ay sinabi naman nga po ni Canelo na lalabanan niya lang daw si Crawford kung aakyat ito ng division niya na 168 pounds super middleweight division. Paliwanag ni Canelo na hindi niya na daw kasi kayang bumaba pa ng timbang. Subalit hindi din daw talaga siya interesadong labanan si Crawford. Kasi katulad lang din daw ng sinabi ni Crawford patungkol kay Tank Davis na wala siyang mapapala kung talunin niya si Davis dahil maliit na fighter lang daw ito, ay ganun din po ang dahilan ni Canelo. Wala din umano siyang makukuha kasi maliit din daw si Crawford. Kumbaga ay babatikusin lang daw siya ng mga fans at sasabihin na maliit na fighter lang umano si Crawford kaya niya ito natalo. Pero ang tanong naman nga po ngayon ng mga fight fans ay kung ayaw daw nitong labanan si Crawford sa dahilan na nanggagaling ito sa mababang division, ay bakit daw nito pinatulan si Charlo na nanggagaling din naman sa 154-pound junior middleweight division? Mas mababa ng dalawang division sa kanya. Pero ayaw naman nga po kay Charlo ay tatapusin niya lang daw muna itong si Canelo. At pagkatapos nito ay doon daw niya titirahin si Crawford. Sa kabilang banda naman mga idol ay nagpakitang gilas nga po ulit ang ating kababayan na isa sa mga top Pinoy prospect ngayon na si Miel Fajardo, kung saan muli na naman niyang pinatunayan ang kanyang pagiging knockout artist kontra sa isa pa nating pambato na si Angas ng Cebu, John Paul Gabunilas. Sa kanilang naging bakbakan po kasi kahapon ay tila dinespatcha lang ni Fajardo ng walang kahirap-hirap si Gabunilas matapos niya itong itumba ng tatlong beses sa loob lamang ng first round. Dahil dyan ay nakuha ni Fajardo ang panalo via first round technical knockout. Umabante na ngayon ang record ni Fajardo sa 11 wins with 10 knockouts at isang talo lamang, habang si Angas ng Cebu naman ay lumagapak sa 10 wins with 7 knockouts at 2 talo. Ganun pa man nga po ay hindi pa naman huli ang lahat para sa binansagang Angas ng Cebu, dahil may edad pa lamang itong 22 anyos. Mahaba pa ang panahon upang makabawi at ayusin ang mga kailangan i-improve sa kanyang laro. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. So, hello kay Martin Quintano ng Sports Talk PH. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon ng arroz na tinuon. Kamaong nagbabaga, ang sayo ay babaon. Mga Pinoy na atin.